marami siguro sa atin ang nakaka-relate sa karakter ni Angelica Panganiban sa pelikulang That Thing Called Danhana na si Mace. Hindi ko ibig sabihin dun sa scene kung saan kailangan niyang tanggalin ang mga bagong bili niyang lingerie dahil nag-overbaggage siya. Sige na nga, kasama na din yun. Nakakainis naman talaga pag ano, mag-excess baggage ka. Pero ang point ko ay, yung nasa cafe sila ni Anthony at sinabi niya, aren't we supposed to be great by this time? Oh! Sapul yun ah! At maraming hugot pa ang movie na yun. Natatandaan nyo rin ba nung college kung saan sama-sama kayong nag-daydream kung ano ang buhay at 5 years after graduation? Mas konti ang tigyawat, may slightly better self-esteem, stable na trabaho, at nahanap na ang love of your life. Fast forward into the future. Probably, ikaw ay single at walang chance na mag-settle down anytime soon. Stuck sa entry-level job na hindi mo gusto at wala pang pundar. If you are in your mid-20s and you feel anxious, depressed, or unsure of your identity or direction, at parang masarap hanapin ang sarili sa sagada, you are not alone. Sabi nga ni Rachel Hosey sa kanyang article na 15 Signs You're Having a Quarter-Life Crisis na published sa The Independent, you are in the prime position of quarter-life crisis. Fear not though, everyone's having them, so you'll be bang on trend. Kung i-google search mo ang term na quarter-life crisis, ay lalabas ang mahigit na 130 million online content. Samot-saring website articles mula sa The Independent, Huffington Post, The Medium, The Sun, mga self-help books at YouTube videos na nagde-define, nagde-discuss, or nag-o-offer ng advice kung paano ito solusyonan. Although may differences sa age range kung saan ina-attribute ito, ang common denomination ng mga sources na ito ay ang pag-describe dito bilang isang panahon ng matinding soul-searching, stress at self-doubt na nangyayari sa edad na 20s hanggang early 30s. Sabi nga ng Collins Dictionary, a quarter-life crisis is a crisis involving anxiety over the direction and quality of one's life, which is most commonly experienced in a period ranging from a person's early 20s up to their mid-30s. Familiar? I know! But before you jump into quarter-life crisis bandwagon, let us first talk about whether all 20-ish experience it and what does science say about its existence. And before that, since you are already here, may I interest you to subscribe to our channel? It would mean a lot to me and to Dex. Thank you and enjoy watching. Kung i-enter mo sa Google Books Engram Viewer, ang mga strings na quarter-life-space-crisis at quarter-space-life-space-crisis ay makikita mo na as early as 1898 ay ginamit na ang mga terms na ito, at least sa mga libro. Pero ayon kina Rosie at Niebuhr, pumasok ito sa popular culture mula sa akda nila Robbins at Wilner na aptly titled Quarter-Life Crisis, The Unique Challenges of Life in Your 20s noong 1997. At simula noon ay nag-explode na ang frequency of usage nito sa published books. At hindi lang sa mga libro ito nag-boom. Ayon sa survey na ginawa ng LinkedIn, 75% ng lahat ng 25 to 33 years old ay naka-experience na nito. 86% naman ng young adults na sinurvey ng Gumtree noong 2011 ang nagsabi na under pressure sila na mag-succeed sa kanilang relationships, finances, at trabaho bago tumungtong sa edad na 30. Well-established fact ang existence ng QLC, at least sa pop psychology. Kung gagawin nating basehan ang dami ng self-help books at website articles tungkol dito. Pero, ano nga ba ang sinasabi ng scientific community? Mahalaga kasi na ang base ng information natin ay hindi lang popular media, pero iyong credible at valid resources. Kung maghahanap ka ng peer-reviewed paper tungkol dito sa mga online libraries katulad ng Science Direct,
Wiley Online Library, PubMed, Taylor & Francis Group, at Google Scholar, ay magugulat ka na halos non-existent ang topic na ito. Sa aming paghahanap, nakita namin ang isang research na nag-explore ng word usage nito sa Twitter. Isang research na nag-interview ng coaches tungkol sa experience nila sa mga clients nila na may QLC. Isang case study tungkol sa isang Black British Caribbean na babae na may QLC. At isang research na nag-compare ng scores sa self-report tests ng apat na grupo ng adults para maimbestigahan ang existence ng QLC. More on this research later. In summary, all the aforementioned researches, except for that of Rossi and Mebert, used secondary resources to argue for the existence of QLC. Wala ni isa sa mga ito ang gumamit ng empirical method para i-establish ang claims nila. Malamang tumatakbo na sa isip mo ang mga tagang okay boomer. Pero first, let me point out na millennial din kami ni Lay na nakaka-experience ng challenges sa buhay namin. Kaya hold that thought. Ang gusto lang namin ay, bago tayo maniwala sa isang bagay, ay masusi natin itong tignan, i-fact check kumbaga. Sinasabi ba namin na huwag kang maniwala sa existence ng QLC? Hindi naman. Ang sa amin lang ay dapat kang maging mapanuri sa mga bagay na nababasa mo. Mailan kasing issues kaming nakita pagdating sa limitadong data na kumukumpirma sa existence nito. Una, iyong LinkedIn at Gumtree research ay survey method lang ang ginamit. Ibig sabihin ay dependent ang datos nito sa pakiramdam at paniniwala ng mga respondents. At alam naman natin kung gaano tayo kahina pagdating sa introspection. Kung directly paniniwalaan mo ang mga ganitong research, edi sana maniwala ka na din sa sinasabi ng 86.4 million Amerikano na nakakita sila ng UFO. Simply put, people are complicated. Sabi nga nila, Deep Boy, Flanagan at Mitchell, collecting data through self-report is inaccurate and unreliable. Pangalawa, reliant ang lahat ng ito sa single source data. Para sukatin ang presence or absence ng QLC sa sample nila, ang nag-iisang source lang ng Gumtree at LinkedIn ay ang tugon mismo ng respondents nila. Iyon naman kay Stapleton ay nag-interview ng 6 na coaches. Walang triangulation na naganap o ang paggamit ng multiple source of data or multiple approaches para i-analyze ang datos at pataasin ang kredibilidad ng research. Pangatlo, ang sample na ginamit sa parehong surveys ay mga young adults na Briton. Pareho ng sample ni Stapleton at pareho ng ethnicity ng case ni Robinson. Gayon din sa libro ni na Robbins at Wilner na ginamit ang experiences nila at ng 100 pa nilang kasama sa trabaho at mga kaibigan para i-explain ang QLC. Ibig sabihin, ang mga datos na ito ay nanggaling sa Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic o mas kilala sa research bilang Weird Population at hindi sila representative ng lahat ng tao. Bagkos, minority sila kumpara sa non-weird populations. In fact, 12% lang ng population sa buong mundo ang weird. Parang ice cream. Iba-iba ang flavors ng tao. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sweeping predictions tungkol sa kalakhan ng humanity. Based lamang sa limitadong sample na ginagamit sa psychology research. Pang-apat, iyong konteksto kasama ang weird ng mga research na ito ay kadalasan lost in translation pag nireport ng mga journalists, commenters, at bloggers. Kadalasan, sa hangari na maging sensational, ang sinusulat nila ay tinatanggal nila ang mga boring pero importanteng bahagi ng research, katulad ng methodological limitations nito. At ang matindi ay na-assign nila ang findings ng mga ito sa world population. Labas na ito sa control ng researchers, pero ina-underscore nito ang kahalagahan ng responsible at informed na journalism. Sabi nga ni Karl Popper, ang science ay dapat nagdi-disconfirm at hindi nagko-confirm. Iyong nag-iisang peer-reviewed research na nahanap namin na gumamit ng multiple sources of information
ay hindi sinusuportahan ng hypothesis na ang quarter life crisis ay specific sa college to work transition katulad ng popular belief. Sa pag-compare ng scores ng recent high school graduates, college graduates in the workforce, undergraduates in the workforce, at present undergraduates, lumabas na walang significant difference sa identity development, future time perspective, social support, coping, depression, anxiety, and job and life satisfaction sa mga grupo na to. To quote the authors, no support was found for a quarter life crisis among these four groups. Siyempre, hindi pa rin appropriate na gamitin ang nag-iisang research na ito para sabihin na hindi nag-e-exist ang QLC. Siguro, ang pwedeng tentative conclusion natin as far as science goes, kailangan natin muna isuspend ang belief natin. Maging komportable na hindi pa enough ang alam natin para bumuo ng assumption na may crisis talagang nagaganap. Isa sa mahalagang lesson sa psychology, ang pag-resist na temptation na mag-jump into conclusion. What is supported by research is that young individuals face challenges in identity development as an integral component of developing our personality throughout emerging adulthood. We are not just sure to call it a full-blown crisis as much as we could a typical component of identity exploration and personality development, at least in Western societies. In relation to that, pwede kasing itong quarter-life crisis ay first-world problem. Throughout the non-Western world, structural poverty and injustice, violent conflict, crashing economies, environmental degradation, and inadequate budget for health, education, and social welfare provide a barely viable social context for millions of people. The danger of pathologizing everyday life is that it deflects attention from what millions of people worldwide might cite as the basis of their distress. For example, poverty and lack of rights. Para sa mas marami pang content tungkol sa psychology at sa mental health, please subscribe to our channel. Hanggang sa muli, ako si Lane. At ako naman si Dex. Maraming salamat sa panonood.